Okay, andito na tayo mga boss. So ito yung bahay na ginawa natin mga boss. Siyempre bago tayo magsimula, maraming salamat nga pala kay Ma'am Brenda Apron at sa pamilya niya. So siyempre, maraming salamat sa kanya dahil kung hindi siya nagpagawa ng bahay sa amin, so wala tayong may papakita na maganda. So ayan. So tara mga boss, tignan natin. So bago natin pala puntahan mga boss yung project natin, so gusto ko ipakita sa inyo yung picture niya. So makikita niyo dyan sa screen yung picture niya dati bago natin ginawa. Okay. Tapos itong project na to, ginawa namin yung kisame nito noong ilang taon na nakaraan nung ginawa namin ito. Tapos pinagpatuloy lang ni nila madam sa amin ngayon. So parang repeat customer natin ito mga boss. Okay, so tara punta natin mga boss. So dito mga boss sa labas, dati wala rin pintura ito dati. So ang ginawa ni madam kasi napinturan namin sa loob, pina-additional niya na lang na pinturan na itong labas niya para maganda-ganda naman daw tignan kasi nga nagpa-birthday siya nung last day lang. Nagpa-birthday yung birthday ni ante, yung nandito na yung mama ni mama ni madam. So nagpa-birthday siya, ginanap dito sa bahay na to. Tapos dito sa gilid, hindi na tayo nagpintura dito sa gilid. Yan. So yan lang kasi pinapintura ni madam para maganda naman daw tignan. So dito sa gilid wala, pati doon sa kabilang gilid wala rin pintura. So ipakita ko na rin mga boss para magitan yung ganda ng bahay. Ayan o. Okay. So ngayon, papasok na tayo mga boss. Dito pala sa labas ng bahay mga boss, ang pinintura lang namin dito smoke gray, tapos yung semi-gloss ng boising. Yan lang po yung pinintura namin dito, combination dito sa labas. Siyempre sila na nagpagawa na ito, itong stainless, tapos yung mga tiles na nilagay dyan, sila na po ang nagpagawa niyan. Tapos siyempre nagumamit din tayo ng dyan, pinakita ko rin yung nag-skin coat tayo. Tapos dito sa taas, yun yung design dito sa taas mga boss. So may pinlight din ito, tricolor, so hindi lang namin nasindihan, may pinlight yan. Tapos yung karnisa natin dito, yung model na MC, yung pinakita natin, yan yung ginamit natin, yan, yung MC. Tapos M16 yung doon sa taas. Tapos yung ceiling rose na maliit, na yung ginamit natin yung ceiling rose dito mga boss. Tapos yung pinintura lang natin dito, flat doon sa ceiling, tapos dito sa may cornisa semi-gloss, tapos dito sa ceiling gloss semi-gloss din yan. Okay, so dito pasok tayo mga boss. So ito na yung bahay ni madam nung natapos namin. So makikita nyo dyan sa screen yung dating itsura niya para ma-remind ko ulit sa inyo. Yan. So makikita nyo dyan sa screen. So yan yung dating itsura niya. Ngayon napinturahan na, nalagyan na ng partition, tapos nalagyan na natin ng TV wall design, tapos mga ilaw, bago na lahat ng mga ilaw nalagay natin dito. So may dating ilaw na dati ito mga boss, kaya lang nagpundi yung mga ilaw na nilagay dito. So ngayon pinalitan natin ng ilaw ni Mac Lagunilla Cornices. So kung gusto niyo mag-order pala ng kornisa tapos mga ilaw, lahat po ng ilaw dito galing po dito kay Mac Lagunilla Cornices yan. So kung gusto niyo mag-order, message lang po kayo dyan sa FB natin kay Mac Lagunilla Cornices na may kita dyan sa screen. Okay, so tricolor din yung nilagay nating ilaw dito mga boss. So pati sa cob light, pati dito sa may pin light. So may remote din yan, pati dito may remote din ito. Tingnan natin mamaya. So dito may kita nyo ito, pansin nyo itong pader. So ang kinulay lang natin dito, white lang, pure white yung kinulay natin dito sa pader. Tapos nag baseboard tayo ng silk gray ng Davis. Tapos dun sa taas, ang kinulay lang natin dito, flat latex.
Tapos dito sa may cornisa, semi-gloss ng Davis. Tapos pati doon semi-gloss. So may kita dito, banda, may combination na dito sa may ano, may choco brown ng Davis. Tapos semi-gloss ng semi-gloss lang yung ginamit natin diyan. Pati dito semi-gloss na rin. So, 'yan makikita niyo diyan mga boss. Ang kagandahan dito sa kulay white kasi ang gandang tingnan mga boss. So, pag wala pang karga, parang wala ka makikitang detalye. Pag wala pang karga itong bahay, kaya lang pag nalagyan mo na ito ng mga furniture, pag nakumpleto na, doon mo makikita yung ganda ng white mga boss. Parang ito na yung magiging accent nila. So, 'yan ang kaganda ng white color. Pati light color ganun din. Ang kaganda niya. Ang isa pang maganda rito sa kulay white na pintura, pag may ganito kang ceiling, ganito kang cove light, so pipindutin natin yan, gawin natin white. Yan. Nag-iiba rin yung itsura nung pader natin mga boss, yung kulay yung pader natin, nagiging white din siya. Pag titingnan mo, nagiging white din siya mga boss. Hindi lang masyado makita. So ito kasing ilaw na natin yung kumukulay dito sa pader natin mga boss. Yan yung ilaw natin. So mapansin nyo dyan. Yan na, nagiba na ng itsura. So medyo naging white na siya kanina. Kanina parang cream yung pader natin, ngayon parang white nang tingnan yung pader natin. So yan ang kagandahan ng white mga boss. Pag nagpailaw ka, nadadama yung wall sa mga ilaw natin, nagkukulay din siya. Okay, so dito sa TV wall design o TV console, naglagay tayo ng strip light dito na tricolor na may remote. So ayan, nag-iba din yung kulay niya mga boss. So, tapos may mood. So may bili mo rin yan kay Maclagunilla Cornices. Ayan o. Ayan, makikita nyo mga boss. Ayan, tapos yung ginamit nating materials dito sa TV wall design, wala tayong ginamit na kahoy dyan. Metal frame lang, tapos gypsum board, tapos yung mga kantuhan niya, nilagyan natin ng pampatibay yung corner beads. So gypsum board lang lahat yan mga boss. Pero pag nagawa mo, ang ganda na. Pag nakulayan mo, ang ganda na. Kung ikukumpara mo yung presyo nito sa karaniwang ginagawa nila sa mga TV wall design, TV console, mas mura ito kung ikukumpara mo dun sa mga kahoy na gawa o kaya laminated board. Mas mura pa rin itong TV console natin kung ikukumpara mo. So ayan, pindutin ko lang ulit mga boss. So nag-iba-iba siya ng mood, pwede rin siyang humina. Yan, humina yung ilaw. Nakikita niyo dyan, hihina yung ilaw. Pwede rin lakasan. Ayan, pwede rin lakasan yung ilaw. So ganyan yung product ni Maclagunilla Cornices. Okay, so punta naman tayo dito sa bandang partition. Dito sa may bardong partition, ganun din ginawa ko dyan. So gypsum board, metal paring, wall angle, tapos corner bead sa mga kanto. So yan ang ginawa natin. Tapos naglagay tayo ng 3 watts na warm white na dito sa mga shelves niya mga boss. Yan, may kita nyo dyan, may tatlo dyan, isa, dalawa, tatlo. Tapos isa, dalawa, tatlo. So gypsum board din yan yung ginamit natin dyan. Naglagay lang tayo ng ilaw. Tapos dati, wala ito dati mga boss. So makikita nyo, ito yung dugtong ng sa kabila. Yan, makikita na ganun yan. Ngayon, tinakpan ko na yon yung nandun. So hindi ko na tinakpan yung pagganito niya. So parang ginawa ko na lang siyang arte. So bumagay naman doon sa ginawa nating partition design. Tapos dito, ito makikita nyo rito, hindi na ito gypsum board. So ang ginamit ko dito, 2x4 na aluminum. Yung para sa mga bintana mga boss, yung mga ganyan, yung ginagamit natin sa bintana, ayan po yung ginamit ko dito. Yan, 2x4 na aluminum. Tapos pag makikita nyo dyan, naka-slanting siya. Pag dito ka natin, tignan nyo, naka-slanting siya. Andyan siya, oh. Makikita nyo mga boss, naka-slanting yung paglagay ko. Pag dito ka tumingin, konti lang yung makikita mo. Pag dito ka naman tumingin, halos di mo na makikita yung sa kabila.
Ganun yung style na ginawa ko, hindi ko in-straight. So inilagyan ko ng konting arte. Ayan, maganda naman siya ang tingnan mga boss. Tapos dito, sa kusina, naka-cove design tayo rito. Sabi ko nga, dati nating kisame ito, ginawa ang kisame. Tapos ngayon lang natin binalikan para pinturahan. Naka-cove design siya, tricolor din. Tricolor din dito mga ilaw niya. So ayan, testing natin mga boss. Ayan. So makikita nyo, nag-iiba-iba yung kulay ng ano natin mga boss, ng cove design natin. Nag-iiba-iba siya ng kulay. Ayan, isa pa yung maganda dun sa tricolor na with remote. Ayan, nag-iiba yung kulay niya. So warm white, daylight, tsaka white. Tapos ito, ganun din, warm white, daylight, tsaka white. So galing din sa kay Maclagon de Cornices yan. So yan yung kusina niya dito sa may dining. Tapos naglagay rin tayo ng ceiling rose. Kasi lahat dati ito pinalagyan ni Madam ng ceiling rose, pati mga kwarto. So gusto ko lagyan mo ng ceiling rose lahat, sir, sabi niya. Kaya ayan, sinunod ko, nilagyan ko lang ng ceiling rose. Pero pagka kung gumagawa ng ganitong bahay, ang nilalagyan ko lang ng ceiling rose, yung nilalagyan ko lang ng chandelier, mga drop light. Yan yung mga para sa salas o kaya sa kusina, yung mga ceiling fan. Doon ko nilalagyan ng ceiling rose, yung ayan yung andito natin. Diyan ko nilalagyan ng ceiling rose sa doon ko lang nilalagyan ng ceiling rose. So mga salas yan sa may kusina o pwede rin doon sa may hagdan kung second floor yung bahay ninyo. Pwede nyo rin lagyan ng ceiling rose yon. Tapos naka-drop light tayo. Tapos chandelier. Okay? Tapos dito isa pa na pinagawa sa amin ni Madam. Itong kitchen cabinet niya, modular kitchen cabinet. So ito yung isang pinagawa sa amin. So ang maganda rito, laminated board na siya, tapos mas maraming space na magagamit kung ikumpara mo sa concrete na karaniwang ginagamit natin dati mga boss. So mas maraming space na masisave mo rito kung ikukumpara mo doon. Kaya lang sa kung patagalan naman ng kitchen cabinet sa ganito kitchen countertop, kung gaano siya katibay, mas siyempre mas matibay pa rin yung concrete kung ikukumpara mo rito. Pero ito naka-modern na siya, moderno na siya. Ang isa pang gaganda pa diyan pag itong kitchen cabinet natin kung pinilitan natin yung mga handle. Kasi itong mga handle mga boss, yung mga karaniwang handle lang ginamit natin yan. Pero pag ang ginamit natin yung continuous, ang ganda ng yung continuous na handle na ilalagay rito mga boss, mas maganda na namang tingnan. So wala kang makikitang handle na nakalitaw. So mas maganda naman tingnan. Kaya lang mas mahal yon kung ikukumpara mo dito. Ito kasi nasa 40 pesos ang isa. 45 yata. Ito, kung di ako nagkakamali mga boss. Eh yung handle, 3 meters noon, nasa 1,000 na kasi mga boss. 3 meters lang siya. Tapos ang ginamit natin dito na granite dito sa countertop natin, Black Galaxy. Tapos meron na rin burner dyan, tapos kitchen sink. Tapos dito, siyempre may mga shelves na rin. Ayan, may nilagyan na nila. Okay. So, nagamit na yung mga space dito. So, dito puro drawer na. Yung nilagyan natin dito. Tapos dito, open lang. Andun kasi yung, yung P-trap. Ayan. Tapos dito, ganyan lang. Okay, tapos drawer ulit dito. Ayan, so tatlong drawer rin dito mga boss. Tatlo dyan, tapos apat dito. So, mas malaki yung mga drawer dito. Tapos dito sa taas, partition. May partition na siya. May shelves rin na removable dito sa taas. Ayan. Pati dito, ganun din. Ayan. Lahat yan, may shelves din na naka-partition niya. Para kung pwede nyong, kung malaki yung lalagay nyo, pwede nyong alisin yon. Okay, kung maliit naman, pwede nyong ilagay yon para mas marami kayong may ilagay. Okay, yan lang yung ginawa natin dyan. Tapos sinabi ko na rin doon sa last video natin kung magkano yung nagastos natin dito. Okay, so i-ano ko na lang.
Tingnan nyo na lang doon sa video natin, pinaliwanag ko ng gusto doon kung magkano yung gastos natin sa ganitong kalaking ganitong size ng kitchen cabinet at design. Okay, so yan. Tapos siyempre naglagay rin tayo ng tatlong drop light dito sa may bar counter o bar. Yan. Okay, so ganyan naman itsura niya pag nandito tayo sa likod. Yan, pag nandito tayo sa may kitchen, ganyan itsura niya. So ang ganda tignan, ang linis tignan mga boss. Ang ganda tignan ng pintura natin pag ganito. Kaya lang, ang isang problema lang dito pag white kasi, pag marami tayong mga bata, pag naglalaro sila, hindi nila natin maiwasan na namamantsahan yung mga pader natin. Lalo na yung mga bata. Minsan ito, ginagawa nilang hagdan. Ayan, yun, namamantsahan yung mga pintura natin. Hindi mo talaga maiwasan yun kung may mga bata. Pati nga rin dun sa bahay, white lang yung ano ko dun, yung pintura na ginamit ko dun. So marami talagang mamamantsahan. And puro bata pa yung mga anak ko. So hindi mo talaga maiwasan. Pero pag sa kalinisan naman, ito ang the best na kulay mga boss. Para sa akin. Yaman ko lang po sa iba mga boss. Okay, so dito tayo sa kwarto. So sa mga kwarto, flat ceiling lang. Tapos nilagyan natin ng ceiling rose. So sabi ko nga, pinalagyan ni Madam lahat ng kwarto. Ceiling rose pinalagyan niya. So yan yung kwarto niya. So nakapaglinis na sila rito. Tapos dito yung isang kwarto, bali tatlong kwarto yata to. Ayan, isang kwarto, tapos may TV rin. Ayan. Ayan, padaanan ko na lang mga boss. So flat ceiling lang. Tapos naglagay tayo ng ceiling rose. So isa, dalawa, so tatlo, apat pala na kwarto ito. So ito yung CR niya. So ipapakita ko na rin kahit hindi kami yung gumawa mga boss. So ito yung CR niya mga boss. Ayan o. Tapos shower closure. Ayan. Tapos may pedestal doon. Tapos mirror. Dito yung toilet bowl. Tapos dito sa CR, ay sa kwarto. Ayan, maliit na kwarto. Ayan, sakto-sakto lang. So ganyan din yung nilagay natin. Pare-pares lang sila. Tapos may ceiling rose din. Pati cornisa, yun din yung itsura niya. Okay, so dito naman sa kabila, sa pinaka master bedroom nila, dito. Ayan, yung itsura niya mga boss. So flat ceiling lang din mga boss. Okay, nakapaglagay natin sila ng aircon dito. Ayan, so ganun din yung kulay na pinalagay nila, so white lang. Tapos yung mga hamba, ayan, so gray, nilagay ko. Tapos dito, yung maple na pintura. So maganda sana ito kung may spray tayo para maginis. Kaya lang naghahabol tayo ng oras. Tapos pag-aaralan pa namin kung paano namin gawin ito. So maganda sana kung may panahon tayo. Nag-aabol tayo ng sa oras kahit hindi hindi masyadong nais masyado yung mga pintuan natin. So maraming pinto kasi mga boss yan. Ma-proseso rin kasi yan mga boss. Kung naghahabol ka ng oras, hindi pwedeng madaliin yan mga pinto. Siyempre, iba rin yung pintura niyan kung ipipintura, kung ikukumpara mo sa pintura ng pader natin. Okay, so yan. O master, tapos ka na? Yan, so nagpipicture si Master Chini ito. So pagkatapos ng ano na ito mga boss, ng video natin, isusunod ko yung mga picture nito para makita nyo sa huli. So yan o, ganda na o. Yan, ganda. Oh, the best. Pati ako nagandahan. Mas maganda na dun sa bahay namin mga boss. Buti sila na ayos nila yung bahay nila. Kaming gumagawa. Kaming hindi namin magawa-gawa yung bahay namin hanggang ngayon. Hindi pa tapos yung bahay namin. Ayan, so shout out muna tayo mga boss. Okay, shoutout muna tayo mga boss. So shoutout kay Fire and Revival in my heart. Ayan o, oh. How much po ito bossing, sabi niya nag-comment.
Ayan, tapos shout out din kay ayan, feeling ako na yung may bahay dito mga boss. Ayan, shout out din kay DB Bautista. Sabi niya happy birthday to your wife. Ayan, maraming salamat po madam. Siyempre kay Edwin Ramos, kay Lakay, Lakay Edwin Ramos. Shout out din kay Henry Marshall. Shout out din kay Ornil, shout out din kay Joker Joker Official Vlog. Shout out kay Billy Robinson. Ayan, sa kay Martin C, Charles Howard, ka Giger TV, shout out. Shout out din kay sa new subscriber natin si Dems. Shout out din kay Seth Pineda, Rodante De Guzman, shout out. Shout out din kay Jan Roland, Melanie Pio Quinto. Ayan, Jonathan sa Jonathan Zapata, shout out. Isa Vlog, shout out. Edwin Aranda, shout out. Shout out din kay Rax. Shout out din kay Brian Soriano. Ayan, kay siyempre, shout out din kay Chito Chi TV. Ayan, shout out din kay Romel Kapalungan, El Comilang. Ayan, shout out din kay Robert Ortiz, Enchonaba, Econaba. Ayan, tapos shout out din kay Diane David Vlog. Shout out din kay UK Vlogger 1. Ayan, shout out din kay Joshua Tamundong, nasa Dubai. Ayan, oh. Shout out Joshua. Ayan, yung best friend. Ayan, shout out din kay Joanna Sabala. Siyempre, shout out din kay Jemar Caranto, Emmanuel De La Santos, Pauline Serrano, shout out din kay Romeo Tomas, yung pinsan natin. Siyempre kay Ma'am Evelyn Yap, shout out. Yan po yung mga nagpa-shout out mga boss. Okay, so sana nakatulong itong video natin sa mga nagpapagawa ng bahay diyan. At siyempre sa mga gustong magpagawa ng gumawa ng ganitong mga project. Okay, sana po nakakuha kayo ng idea para sa bahay ninyo. So yan yung mga nagpa-shoutout mga boss. Paki-like na rin and subscribe kung nagustuhan niyo po itong video natin mga boss. Okay, so susunod ko na yung mga picture na ito mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.